Hi everyone, good day and welcome to another video. Every time na ginagawa ko yun, natatawa talaga ako. But hey, for today's video, I will show you something about tungkol sa mga event na meron for this month of March. To those people who are not familiar, every month merong event si Dragoness. And we will start dun sa event number 1 and sa mga susunod na video, i-cover din natin yung mga iba pang event for this month of March. Hopefully, magawa ko siya lahat para meron kayong idea kung paano nyo ba dapat i-plan yung paglalaro nyo for this month. Okay ba yun? Sa pinakumpisa, we have what we call yung Spring Field Trip event. Sa mga hindi nakakaalam kung saan ito makikita, I will provide yung link dyan sa description para lang may idea kayo. Basically, itong event na ito is isang catty event. Ibig sabihin, we need to collect items such as this one, itong Springfield Trip Tokens. All you need to do is to clear yung tinatawag nating stage to obtain yung Springfield Trip Tokens. Hindi nakakatanggap or hindi nakakakuha ng token sa Arc 18. Sa mga hindi nakakaalam bakit ko in-emphasize yun, dahil marami sa mga player natin ang nag-spam ng Arc 18 dahil sa isang item, which is yung Ancient Energy. But if you want to maximize this event, kailangan ninyo mag-spam sa mga lucky zone. Reminder, lucky zone. Or even yung mga normal dungeons. Kaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano para lang may idea kayo. Ito yung mga rewards na ino-offer ni Dragoness. At nakalagay din dito yung itsura ng Spring title. Kaya ako nandito dahil, as you can see, nandito agad si Catty. And once na kinausap niya si Catty, you will select yung event shop at nandito lahat ng mga items na nandun sa event page. Nandito tayo ngayon sa foothills kung saan natin matatagpuan yung isa sa mga lucky zone for this week, which is itong Dark Overlord Keep. Hindi nagmamatter kung anong lab ninyo siya i-run, but I'll just give you an example. At doon ninyo makikita na kapag nag-clear kayo ng Lucky Zone, makakatanggap kayo ng isang Springfield Trip Token. Ngayon, susubukan naman natin na mag-run ng sub sa isang dungeon na hindi naman Lucky Zone. Tingnan natin kung makakakuha pa rin siya kahit low labyrinth. Baka may iilan sa inyo ngayon ay nagtataka kung bakit ako nasa Anno Karsilya. Isa sa mga pinakamabilis na dungeon ay dito ninyo makikita at yun ay yung Wailing Wall. Susubukan natin kung makakatanggap pa ba tayo ng token kahit hindi to Lucky Zone. As you can see, ang Lucky Zone ngayon ay Undergarden, Dark Overlord Keep, at Loser Exile Place. Ngayon, etong sub na to, wala siyang token sa inventory. At susubukan natin kung makakakuha tayo. I-run natin itong Wailing Wall kahit yung sa pinakamababa na pwede natin i-run, which is Lab 1. I'm sure lahat ng mga player ng Dragoness, may mga sub sila na hindi geared. Kaya dito natin malalaman kung pwede ba ninyo i-spam. As you can see, nag-drop pa rin siya nung Spring Field Trip Token.
kahit hindi Lucky Zone yung ating run. At kahit Labyrinth 1 lang yung dungeon. So, pwede ninyong subukan. Experimentohan ninyo kung saan ba kayo mas komportable. At isa lang sa mga masasabi ko ay kapag ginawa ninyo to, hindi kayo makakatanggap ng mga reward na makikita ninyo sa Lucky Zone. Sa Lucky Zone, doon ninyo makukuha yung mga reward na kailangan for progression ng inyong character. Pero kung ang habol nyo lang is yung token, pwedeng-pwede ninyo to gawin. Isa rin sa mga dahilan kaya ako nasabi na pwede ninyo to gawin sa sub dahil itong token na to ay possible ninyo siya na mailipat. At dahil doon, pwede ninyo makuha ito sa inyong main at yung main na yung bumili ng mga items na kailangan ninyo kay Cathy. Dito ako ngayon sa aking main at titingnan natin kung pwede ba natin siya kunin. And there you have it everyone. Nasa inyo kung anong diskarte gagawin ninyo. Lucky Zone, normal na dungeon, kayo na bahala mag-decide kung ano yung mas komportable kayo. Okay Ben? If you have some questions, let me know. And we'll see each other again sa next video. Bye-bye everyone!